So guys, try natin na mag-claim ng SLP. So punta lang tayo dun sa Axie account natin na marketplace, and then claim tokens, and then claim SLP. Pero hindi muna natin yan gagawin ngayon. I-login muna natin yung Ronin wallet natin. And then yung goal natin is from this site, maklaim na natin yung SLP and then malagay natin dito sa Ronin wallet. So since ngayon zero pa lang yan, so lipat natin dyan. Okay, so next thing that we need to do is yun nga, claim tokens and claim SLP now. And then confirm lang natin. So kaya ginawa tong Ronin wallet para maging libre na yung mga transactions within Axie Infinity. So ngayon nakita na natin yung SLP sa Ronin wallet natin. Next naman, mag-login tayo sa MetaMask. So next goal is mailipat naman natin yung nasa Ronin wallet na SLP to MetaMask. Since wala yung token dito sa MetaMask, punta tayo sa CoinGecko. Search natin yung SLP. And then hanapin natin yung MetaMask address nung SLP, okay? So nandito siya sa upper right, itong may logo ng MetaMask, copy lang natin. Click natin yung icon ng copy. And then add token. So punta tayo sa custom token, paste lang natin yung address, and then next, and then add tokens. So yun, tandaan yung mabuti yun guys, kasi usually gagawin natin yun habang nakaka-encounter tayo ng ibang cryptocurrency. Kailangan nating hanapin yung contract address. And kailangan alam natin yung network, in this case Ethereum main network yung gamit niya. So next, i-copy natin yung MetaMask na address. Gagamitin natin yan later kapag eto na, i-withdraw na natin coming from Ronin wallet papunta dun sa Ethereum. So i-copy lang natin yan, paste pala. And then select yung SLP. And then max. And then next. And then basahin lang natin ng konti ito. So sabi sa Axie.live, dito natin makikita yung mga gas fee na pwedeng super expensive. And nakita nga natin dito na around $23 yung gas fee, which is around 1,000 pesos. Imagine ninyo, every transaction na gagawin ganun kamahal. And it is because yung Ethereum medyo malaki na yung price niya ngayon. So confirm lang natin after nung I understand, and then confirm ulit natin. So it may take a while, pero yun, ika-cut ko na lang. So ang next na mangyayari dito is kailangan mag-complete yung process na yun, and then lalabas to. So we need to confirm naman yung transaction from the other side, from the destination. So yung MetaMask yon. Unfortunately guys, walang laman yung MetaMask natin. So si MetaMask yung pinaka magbabayad ng gas fee, which is around click edit, makikita natin yung mga actual gas fee. So around $30 siya. Whether you select yung slow, average, or fast. Ganun din. So next na gagawin natin, lagyan natin ng amount or laman yung MetaMask through Binance. So select lang natin yung peso, and then kung magkano yung ilalagay natin, in this case 5,000, kasi marami pa naman tayong future transaction na kailangan si MetaMask. And then enter. So lalabas na yung mga options natin. So GCash yung ginawa kong payment method. So buy ETH lang. Don't forget to click yung ETH ha, kasi yun yung bibili natin ng cryptocurrency. So lagay lang natin dito yung amount, which is 5,000 pesos. Okay, so type lang natin 5,000. And then mayroon ng automatic conversion. And then, yon, click buy. And then, ito na yung lalabas. So, GCash, merong number yung seller. And then, so mag-proceed na tayo sa pag-transfer ng 5,000 pesos dito sa number na to. Okay? Usually,
chat muna natin sila para they are aware na we're doing the transaction na. So may timer naman yan, 15 minutes kailangan ma-transfer natin agad sa kanila para hindi ma-cancel yung transaction. So in the background, yun nga, I'm doing the transfer. Yung normal naman yon, so mag-express send lang tayo ng amount to this number through GCash. Okay, so let's ask them kung na-receive na nila. So transferred next na natin. Kung hindi nila yung na-receive, may option din sila to appeal. Or ang gagawin nila is release na nila. So natanggap na nila, then ito na yung lalabas sa atin. So coming from P2P, peer-to-peer kasi to, ibig sabihin na selling ng crypto coin, itatransfer naman natin siya dun sa spot wallet natin. So click lang natin yon, and then click transfer, and then nakita nyo naman P2P to fiat and spot. So max lang natin, and then malilipat na sa wallet natin yon. Once na malipat na sa wallet natin, punta lang tayo dun sa coin, and then i-withdraw na natin. Unfortunately guys, napakaswerte natin, merong maintenance at this time, so hinintay ko lang yon, and then ito na yung lalabas. Okay, after few hours yon, so maganda aware tayo sa mga maintenance. And then click lang natin yung wallet na MetaMask. And sa mga previous video, pinakita ko naman paano mag-add ng whitelisted na address. So address management lang, and then mag-add tayo ng address. So nakita nyo naman, nandyan yung mga address na whitelist ko. And then select lang natin yung MetaMask. Actually, mag-set lang tayo ng label kung para matandaan natin kung anong wallet yun. So, and then ETH, yung crypto coins. And then yung address, kunin natin dun sa MetaMask browser extension. So yun, pwede natin i-copy dun. So ilagay lang natin. And then yung network natin, make sure nasa Ethereum tayo. Kasi pag wala tayo dyan, pwedeng lumipad yung pera na itatransfer natin. And then dito naman, wallet address, MetaMask. Okay? So hindi ko na to isa-save guys. Don't forget to click yung whitelisted. So eto na yon, hindi ko na isa-save, pero yan din yon. Okay, so let's go back to ano na, withdrawing etong ETH natin. Okay? Punta na tayo dito sa sending, and then max, and then withdraw. And click okay na. So ito na yung authentication, ano lang natin, codes for security. Okay, so that's it. So dito sa mga recent withdrawals natin, magkakaroon tayo ng history dyan, and imo-monitor lang natin yan. And once na mag-complete yan, then mapupunta na yun dun sa ano natin, sa MetaMask natin. Ayun, so once na mag-complete na siya, check natin, ayun, pumasok na siya sa MetaMask natin. So next thing that we can do is to proceed na dun sa normal na processing ng transfer from Ronin Wallet to MetaMask. Okay, so pwede na natin siyang i-confirm kasi may pambayad na tayo. So medyo nag-iba lang yung itsura niya dito, pero same lang yun sa kanina, i-confirm lang natin. And once mag-confirm, yun nga, malilipat na yung SLP natin papunta dun sa MetaMask natin. Okay guys, so habang hinihintay natin na mapunta na yung SLP sa MetaMask, ang sunod nating gawin is kunin naman natin yung SLP na wallet address. So search lang natin siya dun sa wallet natin. Sa wallet natin, kasi dyan natin puntahin yon. So select din natin yung Ethereum na
address. So yung kinilik natin, sinerge natin yung SLP tapos deposit. Kasi magde-deposit tayo dyan. So kunin natin yung address. And then send natin yung nasa MetaMask papunta sa wallet address natin. So tandaan nyo guys, yung SLP wallet address na makikita natin doon sa fiat and spot wallet natin. So send na natin yung SLP, baguhin natin tong asset to SLP, and then i-max na lang natin. So lahat ng SLP natin sa MetaMask, send natin sa Binance account natin sa SLP wallet address. And then yung babayaran natin dito is around 800 naman. Kanina nagbayad tayo ng 400 pala to, guys. Yung kanina nagbayad naman tayo around 1,500. So confirm lang natin. And since meron din tayong gas fee na allocation, so yun na rin yung gamit natin pambayad doon sa $8.5. So dito sa activity, makikita natin yung sending SLP transaction. So hihintayin lang natin yan. So guys, kung may SLP kayo, pwede yung isend dito sa QR code na to. Hindi, joke lang. So once na masend na natin, so punta na tayo dito sa overview. And then ang expectation natin, lalabas na dito yung SLP. Okay? So hintayin lang natin. Or mas maganda, puntahan natin yung mismong SLP ulit para makita natin yung mismong transaction. So click natin ulit yung deposit and then Ethereum. Tapos makikita nyo sa baba, ayun yung recent deposit natin. Yan na yung transaction. So from MetaMask to this, meron ng na-confirm na transaction. Tandaan nyo guys, sa pagpunta natin sa SLP kanina, deposit. And then ang makukuha natin, syempre deposit wallet address. Yun yung ilalagay natin sa MetaMask. So hintayin lang natin to. So guys, once na mag-complete yung ginawa natin na deposit ng SLP, so syempre, yung next na mangyayari dito, mawawala na yung SLP doon sa MetaMask account natin and malilipat na siya doon sa wallet natin. Okay, so nandito na yung pinaka amount natin, guys. So i-withdraw na lang natin 'yan. Pero para ma-withdraw natin 'yan, nung ni-record ko kasi to, hindi ko nakita na pwede pala tayong magbenta ng SLP. So ang gagawin natin is magbebenta lang tayo ngayon ng SLP or i-trade natin 'yon. Click lang natin yung trade. Papunta naman dun sa USDT. Okay? So pag-click natin ng trade, sinelect natin yung SLP to USDT and then ilagay lang natin dito yung max amount. Okay? So yun na. Isesell na natin yung or ititrade na natin yung SLP to USDT. So hintayin lang din natin yung process na yan. And once na mag-complete yan, eto na. Makikita na natin sa wallet natin na meron na tayong USDT. So yun, naka-hide lang, pero since nasa top siya, ibig sabihin may laman na yan. Gawin na lang natin, transfer from fiat and spot to P2P naman. Okay, so i-max lang natin. So meron tayong 451 na USD. And pag-transfer naman natin, guys, ang sunod na gagawin natin, balik tayo dito sa selling. And select natin yung USDT. So click natin yung sell. Syempre hindi na tayo magbabay eh. So sell naman. Lagay lang tayo nung estimate natin. So nilagay ko dito is around 22,000.
And then enter lang natin ulit para mag-refresh. Tapos GCash ulit yung option natin. Tapos i-sell natin. Okay? So lagay lang natin 451, tapos yun yung conversion niya. Then i-sell na natin. Okay? Pagka-sell natin, ganun ulit, may chat naman. Nasa isang ano naman tayo, side tayo naman yung seller ngayon. So, ang usual lang nito is alamin niya yung Globe mobile number natin and then magsisend na siya ng bayad niya on that one. And napakaswerte talaga natin sa video na to, guys, kasi may issue naman sa GCash. Kaya, buti na lang, yung buyer dito is sobrang flexible niya. Ang ginawa niya, hiningi niya naman yung bank account ko para doon na lang niya i-transfer. So, sa BPI naman yon, guys. So, binigay ko lang yung account number natin sa BPI. And then, afterwards, na-i-transfer niya na yung payment niya. And also, after transferring, siyempre, i-check mo yun sa application mo. And kung talagang binili niya na lahat yon, then i-confirm na lang natin. Kasi ang after nito, dun sa side niya, siya naman yung mag-click ng transferred next. And then sa side naman natin, confirm release naman kung na-receive na natin yung payment nila. Okay? So, usual authentication code ulit. Para hindi rin tayo basta-basta na hindi basta-basta na makontrol yung account natin in case man na ma-access siya. So, ito na yung pinaka-secure din eh. Sana ganun din sa Axie, no? Merong mga authentication codes din. Ngayon kasi yung hardware wallet lang yung option, yung Treasure na ano, na device. Ayun lang, guys. So after nun, since nakuha na natin yung pera dun sa bank account or kung hindi sana sira yung GCash, sa GCash naman yun mapupunta. So that's it for this video. I hope nakatulong sa inyo to. Kung meron mang hindi clear, medyo mahaba kasi tong video na to and tinry ko rin na i-cut-cut. So don't hesitate to comment or connect with me. Thanks, team. Bye.